Hi guys, welcome to my channel. Today ay tunghayan natin ang episode na July 5, ang advanced episode ng Probinsyano. Simulan natin dito sa kay Mr. Fernando Mante na papunta na siya sa mansion ni Mr. Vera, pero tumawag itong si Senior Vera sa kanya na pinadediretso nga ito sa backyard na pagmamayari mismo ni Mr. Vera. At nagtataka man itong si Fernando Mante na doon siya pinapapunta ay sumunod na lamang ito sa kagustuhan ni Mr. Vera. Lalo na't kabilin-bilin na ni Mr. Vera sa kanya dito kay Fernando Mante na huwag mahuli nga sa takdang oras na kanilang pagkikita at pinadala nga ang lokasyon kung saan matatagpuan ang backyard na ito na pagmamayari ni Mr. Vera. Yun pala ay may ka-transaction siya, si Mr. Santiago, na nagalit itong si Mr. Vera dahil ang dumating ay hindi mismo si Mr. Santiago, kundi ang tauhan ni Mr. Santiago. Kaya sinabi niya doon sa tauhan ni Mr. Santiago na sabihin doon sa amo niya bahag ang buntot at magtago na ito. Samantala, dumating na din si Fernando Mante doon sa lugar na pagkakitaan nila ni Mr. Vera. Pero pinaantay siya ng tauhan ni Mr. Vera doon sa kabilang kwarto dahil may kausap nga itong si Mr. Vera doon sa opisina niya. Samantala, ang nangyayari naman doon sa mansion ni Lily kung saan nakatira si Lito Valmoria ay kinausap nga nila nito si Winston na pinapipili nga ni Lito Valmoria ito si Winston kung sino pipiliin itong boss niya. At dito nasabi ni Winston kung sinang makapagbigay sa kanya ng ika-asenso ng buhay niya at magandang retirement fund ay doon siya. At pagkatapos ng usapan nila ni Winston at ni Lito Valmoria ay nakaiusap itong si Winston sa kay Lito Valmoria na sana ay hindi makarating itong usapan nila sa kay Lily Hidalgo. At pagkaalis ni Winston ay nag-usap naman itong si Turo at saka si Lito Valmoria. Na ayon kay Lito ay totoo naman ang sinasabi ni Winston pero hindi pa rin nila dapat ito pagkatiwalaan dahil kumbaga pera lamang ang habol nito ni Winston. Na anytime, sino makapagbigay sa kay Winston ng magandang offer ay nandoon ang magiging loyalty nito ni Winston. Samantala, papunta nga si Cardo at saka si Audrey dun sa kusina para ipagluto si Lolo Delphine ay nadaanan nila ito si Mrs. Mante o Amalia Mante at si General Oligario na nag-uusap. Pasalamat ito si General Oligario kay Mrs. Mante sa mga tulong na ginawa nila sa mga Task Force Aguila. At si Cardo naman ay humingi ng pasensya kay Mrs. Mante sa mga inasal nila, lalo na ang pagtutok ni Cardo ng baril dito kay asawa ni Mrs. Amalia Mante na si Fernando at ang pagkasuntok ni Ramil dito sa kay Fernando Mante. At sa kanilang pag-uusap ay tinanungan ni Cardo ito si Mrs. Mante kung kumusta na siya, na ipisinalamatan naman ni Mrs. Mante na ang Task Force Aguila na naging daan na naibunyag ang sekreto ng asawa niyang si Fernando Mante. At dito na sinabi ni Cardo Dalisay na ang pagkakilala niya sa asawa ni Mrs. Mante ay isang mabuting tao. At dagdag ni Cardo na ang pagkakamali ng asawa nitong si Fernando ay siguro ay may dahilan. At pagkatapos mag-usap nila ni General Oligario at ni Mrs. Mante ay binisita nga nila ito si General Borja na gising na at nagpasalamat naman si General Borja sa kanila ni Mrs. Mante sa ginawang tulong kung bakit sila nabuhay ay dahil sa kanila. At ibinalita nga ni General Oligario dito kay General Borja na ipinagluto mismo ni Audrey at saka ni Cardo si General Borja ng pagkain para hindi mabiglaan ito ng solid foods. Na narinig naman ito ni Captain Lia Mante na parang umiba ang mukha nito ni Captain Lia Mante o parang nagsiselos. Samantala, kina Cardo at Audrey naman ay habang nagluluto itong si Audrey ay naging emotional ito dahil sa nagawang kasalanan ng ama nila na hindi akalain na nagawa ito sa kanila. Na nakitaan naman nila ng kung gaano kamahal ng kanilang ama ang kanilang ina. Na ayon kay Audrey, good provider itong ama ni, na pinalaki sila ng kanilang ama, sila ni Lea ng mabuti. Na ayon naman kay Cardo ay patwag isarado ni Audrey itong puso niya sa kanyang ama at mayroon pang mas nakakahigit na pinagdaanan kumpara dito sa kay Audrey. At dito na ikwento nga ni Cardo ang nangyayari sa buhay niya, yung pagkamatay ng anak niya si Ricky Boy na ito'y nadawit sa bombing incident. Na ang plano ni Cardo ay titigil na sana ito sa trabaho pero nang dahil sa kagustuhan niya na mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng anak ay tinuloy niya ang kanyang pagserbisyo. Pero sa bandang huli ay namatay rin itong si Aliana. Nang hindi alam ni Cardo ay si Major Albert Nivela ang nakapatay sa kanyang asawa at hindi ito si Captain Lia Mante. At habang nagkikwento si Cardo ay naging emosyonal ito at hindi mapigilan
na tumulo rin ang kanyang luha. At sinabi ni Audrey nga na napakaliit pala ng kanyang problema kumpara dito sa nadaanan ni Cardo Dalisay. Kaya nanliliit ito si Audrey. Dito nga hinawakan ni Cardo ang mga kamay ni Audrey at sinabihan na kung maaari ay patawarin nila ang kanilang ama na si Fernando Mante. Na ayon kay Cardo ay mabuting tao ang pagkakilala nila o ng Task Force Aguila dito sa kanilang ama na si Fernando Mante. Doon naman sa mga grupo ng mga Task Force Aguila ay pinasalamatan ni Roxanne itong si Dr. Amalia Mante sa mga tulong na iginawa nila. At dito nagtanong si Ramil dito kay Amalia Mante kung nasaan ang asawa niya si Fernando Mante. Na ayon naman kay Amalia Mante ay makausap itong si Fernando na kliyente. At si Major Basco naman ay tinanong si Capt. Lia Mante kung anong plano nito nang nalaman na ng Black Ops na nakabalik na siya sa kanilang pamamahay. At dito nga sinabi ni Captain Lia Mante na kailangan niyang mag-report doon sa HQ nila para magbigay ng pahayag kung paano siya nakatakas sa mga Task Force Aguila. At patuloy na sinabi ni Captain Lia Mante na kung hindi niya gagawin yun ay magtataka itong mga Black Ops kung bakit hindi pa nagbigay ng pahayag ito si Captain Lia Mante. At dito nag-worry nga si Ramil na tinanong kung babalik sa trabaho itong si Captain Lia Mante na si Lia ay di rin niya alam kung babalik siya sa trabaho, pero ang sagot lamang ni Lia ay kailangan niyang bumalik. Kaya nagkatinginan ang mga Task Force Aguila dahil ikinabahala nila ito dahil lalo na si Soriano na sinabihan si Lia na kailangan niya muna magpaalam dito sa kay Cardo Dalisay kung ano ang desisyon nito. Dagdag pa ni Soriano na buhay nila ang nakasalalay dito. Na si Hirona ay sinabi rin na tama ang sinabi ni Soriano na kapag makabalik na sa trabaho itong si Captain Lia Mante ay baka nga maiba na ang kwento na pinapasakay lamang sila nito ni Captain Lia Mante. Pero si Captain Lia Mante ay sinabi sa mga Task Force Aguila na huwag silang mag-alala dahil hindi niya ilagay sa peligro o panganib ang kanyang pamilya. Pagtatalo ni Captain Lia Mante at ang mga Aguila ay dito na nga namagitan itong si General Oligario na may kanya-kanyang opinion o saloobin ang mga bawat isa sa kanila, pero ang punteriya talaga ay bawat isa ay iniisip ang kaligtasan. Dito sa puntong ito ay pumasok si Cardo, dala-dala ang tray ng pagkain, na sumusunod naman si Doktora Audrey. Na si Audrey ay siya mismo ang nagluto ng pagkain na ito sa kay Lolo niya Delphine at siya rin ang nagpakain kay Lolo Delphine. At nangako ito si Audrey dito sa kay Lolo Delphine na siya mismo ang mag-aalaga. At habang masayang nagpapakain ang dalawa, Cardo at saka Audrey, ay nakikita naman ni Captain Lia Mante ang mga ngiti sa labi ni Cardo Dalisay at saka sa kanyang kapatid na si Audrey. Na habang nakatingin itong si Captain Lia Mante sa kanila ay mukhang malungkot o malalim ang iniisip nito ni Captain Lia Mante. May lihim na pagtingin ba itong si Captain Lia Mante dito sa kay Cardo Dalisay? Diba si Audrey, si ate niya Audrey, ay talagang nabihag ni Cardo Dalisay ang puso ng ate niya. Paano naman ang puso ni Captain Lia Mante? Nabihag rin ba ni Cardo Dalisay? Tutok lang mga kapatid dito sa update ng Probinsyano, July 5, 2021. At salamat sa inyong panunood at suporta sa aking channel at sana'y patuloy nyo akong suportahan bilang isang YouTuber at mabuhay tayong lahat. God bless!